Spent in a miserable way. Siya ay na typical na bahay kubo, na yung typical na bahay kubo is made of nipaha tsaka bamboo. But ito yung typical bahay kubo ng mga mayayaman before kasi it's built in ano hardwood tsaka full cement. Yung ilalim ng bahay, instead of silong, sa kanila ginawa nilang garahe. Garahe ng mga kalesa nila. Kasi yung kalesa, that is their mean of transportation. Tsaka may mga malalaking pintuan dyan sa harap kasi that is para makakumagit ng kalesa nila before. Yung main entrance is nandoon sa gilid. Kaya dito, yung main living spaces ng house na sa taas, yung likod ng bahay is bodega. Yung upuan na yan, tawag dyan is galinera. Galinera is from 1900s. Yung space niyan sa ilalim, storage area siya ng mga manok before. Oo, main purpose talaga ng ilalim yan is para sa mga manok. Kasi before, if the laborers visit to their masters, usually their common gift is live chicken. So habang naghihintay sila dito sa ilalim, yung mga dala nilang manok is dyan yung nilalagay. Oo. And like ngayon, mga sapatos or magazines na yung mga nilalagay dyan. Dito yung main door. Yung door lang yun ang pinaka- mga kalesa nila, sir. Oo, to accommodate lang ng kalesa nila. Dito sa Silay is 32 yung ancestral houses na recognized ng national, pero yung ginawang museum is only 3. Balay ni Grense, Hopelenio, tsaka ni Suanda Pink House. Yung iba, kung nadaanan nyo yung Bakdo, 7-Eleven. Pero noong nakita dyan yung bagong gawa, yung 15, yung puti na bahay na ano, magkatapat sila. Yung malapit doon sa, ano, may ibang bahay doon na parang maluma na, na hindi na nagawa na, na-renovate. Malapit doon sa... 1898? Oo, oh, yung puti, puting-puti siya, yes, pero sir. Maganda. Or siguro, dito kasi may balay puti. Then, yung balay puti, katabi ng 1925 na cafe. Oh, yun. Oo. Kainan na siya, or restaurant na siya ngayon. Okay. Pero ancestral house din yan. Okay. Dito may 1898. Pero mukhang mas matanda to, no? Yung bahay, sir, 1908. It's built in 1908, so almost 114 years old na. Nakakit na ako dito dati. Ay, talaga? Nung 2012. Tagal sino na. Kasama mo, sir? Ako lang, tsaka yung kapatid niya. So, yan yung family. Pero may nag-tour na din sa inyo? Dati. Yung, ayan, ngayon dito. Pero ito pa na, pero siguro may mga nadagdag na. Siguro. At itong ano, yung ceiling. Ceiling galing daw sa Germany. Oo, imbos from Germany. Yan yung family portrait. Yung naman sa glasses, yan yung owner ng bahay. That is John Bernardino Jalandoni. Yung nasa gitna, yung wife niya si Doña Ysabel. May tatlo silang anak. Yung eldest si Dr. Cesar. Yung nakapitin si Angeles, yung only daughter. Tsaka yung youngest nila si Delphine. Ngayon,
bahay is yung second child ng daughter na si Mr. Second child niya, almost 80 years old na, na si Mr. Okay. Antonio Montenola. Mr. Antonio Montenola is nandito lang ngayon sa Silay. Okay. Tsaka sila pa din yung namamahala sa bahay na to kasi this is family run pa hanggang ngayon. Ah, family run. Hindi, yes. Di ba pag ano, usually binibigyan sa gobyerno? Gobyerno na gano'n? Parang gano'n? Ano, sir? Yung balay na grensa pa gano'n? Ah, balay na grensa, sir, government na ngayon. Government, yung namamahala. Dito, family run pa din. Kasi, ano, we can sustain naman na magpa-renovate ang bahay. Oo, kasi dito, magte-take over na yung government kapag hindi mo na mapapayos yung bahay mo, sila na yung magpapayos. Eh bakit marami ako nakita sa Silay na, no? Yung mga, tawag nun, yung mga sirang-sirang bahay na hindi nila, ah, di ba dapat yung kinukuha ng gobyerno yun para paayos? Ah, depende din siguro, sir, sa sayang, no? Usapan ng family. Oo, kasi mas maganda din sanang i-preserve yung mga kasi yung tulad ng katabi ng Balay Negrense na nagibana, yung parang magigibana, sayang, no? Pagkatapos, sir, yung ano, yung malapit din sa Balay Negrense, yung ruins na lang, parang yung veranda na cemento sayang din yun. Sayang din, tsaka yung katabi ng Ophelenia, sayang din. Yung Ophelenia na museum, yung malapit sa Lopez Silay. Yung Lopez, diba? Yung mababa? Oo. Yung naka, parang bato na lang sa gitna, sayang din yun eh. Tsaka sa tapat ng Sineco, ba matanda rin yun? Although hindi naman siya gato, parang opulent yung ano. Ah, yung sa Sineco naman, sir, ano, parang, luma parang rin private siya. Private siya, no? Oh. Binibenta yun eh. Oo, oh, binibenta. Matagal ka na dito, sir, sa Silay? Ngayon lang titira dito na matagal. Ito lang ako ng Pebrero. Umuwi. Nagpa-ayos lang ako ng bahay. Ah, dyan, sa Guadalupe. Sa Guadalupe. Kaya lang, ano, yung nabalik ako dito taon-taon. Kaya lang mga 10 days, ganun. Tsaka dyan ako natira sa Valdivia. Hindi sa bahay ko. Siya pinatira ko sa bahay ko yung kapatid nito. Pero Ilonggo siya, sir? Ilonggo. Tiga manap na sila. Yung ano, yung likod nyo lang na subdivision, yung St. Francis na subdivision, sila yung may-ari nito, Mr. Antonio Montenola. Yung mga Montenola, yun din yung sa Jalandoni rin. Yes, sir. Oo, kasi yung mother napangasawa nila is Jalandoni. Oh, sorry. Yung napangasawa ng daughter na yan is Montenola. So, ang anak na nila ngayon yung namamahala sa mga business. Okay. So may anak ngayon yun, ano? Yung may anak yung ano? Yung, may yung anak niya na. Yung lalaki? Oo, sir. Kasi Mr. Paddy Montenola, Jeanette. Yan, sir. May tatlong rooms. That is the rooms of the daughter, Angeles, and yung kapangasawa niya si Dr. Trino Montenola. Dr. Trino Montenola is from Maruli. Dito naman, halos lahat naman kasi ng mga prominent families dito sa Negros, they are from Iloilo talaga, halos lahat. Kasi before, Iloilo is mas progressive na compared to Negros kasi they have textile industry na. Tsaka naisip na ba, nabasa ko dun sa ano sa isang article yata. Lahat yata nang nandito sa Negros is puro Cebuano, Bisaya. Bisaya. Kinuha lang ng mga Espanyol yung mga taga Iloilo para mag-ano sa tubuhan. Ngayon, para na-push sila ron sa East. Lahat ng mga Cebuano. So naging ano na rin speaking to, naging Ilonggo na Ilonggo speaking na rin to. So. Alis lahat yan, sir, dito is Ilonggo na. Ilonggo na, no? Pero doon sa San Carlos, tsaka sa ano, may mga sa ano. Or Bisaya. Bisaya. Parang ano to, yung tsura nito, parang yung sa bahay ni Aguinaldo. Aguinaldo siya rin. Kabite, kawit. Dito, sir, makikita ko mag-vlog kasi mas oo nga, ito una yung vlog ko eh. Di pa ako nakapunta rin kasi wala akong time na. Kahit na yung mga salami na yan, still legit na pito yan sa bahay. Wala nga siguro nagawa ngayon ng ganyan. Eh. Pagkatapos sir, halos lahat ng report is import. Mga import, galing Europe. Galing Europe. Usually Europe. Kasi kapag sa mga rasat sir, bakit nagpatayo sila ng mga bahay dito sa Silay? Kasi before sila, dudungo lang sila sa bintana nila, mapapanood na nila. Tsaka hindi pa sa gabal before kapag yung bahay mo na sa gilid ng main road dahil walang ingay. Tsaka walang mga buses. Oo, walang sasakyan. Tapak lang ng kapay yung maririnig mo dyan.
Yan yung family photos na ng daughter. May lima siyang anak. That is Angeles, Dr. Trino, and yung lima niyang anak. Yung exist na lang ngayon, si Mr. Antonio Montenola, tsaka si Ma'am Esther. Si Ma'am Esther is na sa Manila na ngayon nakabase kasi doon na siya nakapag-asawa. Si Mr. Antonio is nandito sa Silay. Pero mga tunay na Pilipino sila, may mga lahing Chinese? They claim, sir, that they are native Filipino. Kasi, pero ngayon, sa mga apo ko, sir, mga mestizo na. Mestizo. Or siguro may ano talaga, may lahi. Gamboa Studio. Ay, Studio. Kasi may Gamboa rin dyan eh. Yan yung sa tapat ng Gaysa, no? Yung pinaparentahan. Pero ano, sir, Gamboa's, that is, ano din, isa din siguro sa mga descendants. Kasi yung Gamboa Studio before, ito yung pinaka-oldest na puso studio dito sa Silay. Siguro, kamag-anak nila. Oo, sa kanila. Nakakatuwa, no? Yung ano, Casa Gamboa, Casa Gamboa na bahay. Pwedeng magpagkakasal ka. Yung mga lumang bahay is may mga Ventanilla. Ventanilla yung tawag for ventilation. Ay, yung bahay ng lola ko sa Cavite, ganyan meron din. Yung ginibana. Sayang. Oo, sir. Sayang. Dito kasi, kapag magpa-preserve ka ng mga ganitong bahay, sir, malaki talaga yung cost. Gagastos, ano? Gagastosin mo. Compare sa magpapatayo ka na lang ng bago. Yeah, nga. Totoo yun. Sabi nga nila. Kasi yung kahoy. Tsaka to, wala nang gumagawa ng, walang kahoy na ganito eh. Ngayon, sir, kung meron, makakita ka na, pero yung mga pinagbabawalan, ano na, endangered. Oo, ano na siya. Pagkatapos, hindi ka na ganito kalalaki. Oo. Kaya matibay siya, no? Oo, ito, yung wood na to. Pero original ba to? Yes, sir. Balayong from Mindoro. Before, walang ginamit Mindoro? Na... Yes, sir. Layo, import from Mindoro. Walang ginamit na iron nails. Lahat is wood peg. Yung pinako sa kanya is kahoy talaga. Kahoy lang din. Galing, no? May mga screw na ngayon dahil naglagay na kami sa ilalim ng mga flat bar to support. Oo. Pero dati, yung pako, yung pinako sa kanya, kahoy talaga. Yan. Pero yung nakita ko dyan sa ginawa ng McDonald's ko sa bahay doon na, no? Hindi ako agree doon sa ano yun eh. Kasi tinanggal siyempre nila yung mga ganito nun eh, pati yung original. McDo, oh, sir. Yung McDo, nagre-rent na ngayon doon. Kaya yung ibang mga ancestral houses dito, hindi siya open na museum, ginawa ng commercial. Kasi they choose na, yung mga mayari, they choose na lang na parentahan. Para yung renta, yun yung ipapamaintain. Pero ang problema kasi, babaguhin mo lahat yun, no? So, mawawala na yung essence ng ano eh, yung... ng bahay, di ba? Tuloy, pag doon kami galing ngayon eh. Iba na yung interior nung ano. Hindi mo na makita na... Umakyat kayo sa taas, hindi ako umakyat, dito lang sa baba. Pero noong 2019, nung ginagawa yan, nakita ko binago yung bubong, tinuklap yung ganito, yung mga ganito. Kahoy. So, ang nangyari lang, parang yung pinakaano na lang natira doon, yung structure, yung frame. Yung frame na lang ng bahay, pero yung kabuuan. Ayan, tinanggal. Kisame, tinanggal. Lahat. Sasayang. Nakapanginayang. Siguro hindi ako agree pag gano'n. Okay lang maging negosyo, pero wala kang tatanggalin dapat sa ano. Sana, oo. Pero dito, sir, alam mo, nung nagpatayo yung Jollibee doon dyan, sana dito magre-rent yung McDo. Ay, wag? Pero hindi pumayag yung mayari. Oo. Magiging bababuyin nila ito. Sasayang. Tama. Pagkatapos, especially, kapag pagkain talaga yung business, makakakosyo ng mga pest sa bahay. Yung kahoy, sayang. Sayang talaga, oh. Tsaka yung isipin mo, yung mga ganito luma, tinuklap nila, titinapon lang yun. Siguro. Hindi ko alam kasi hindi pa ako nakakit sa taas eh. Pero nung ginagawa nung 2019 kasi yun, binuksan nila lang matagal yung ano, yung kisame tsaka yung bubong, tapos umuulan. So hindi mo ba pwede mabasa ito eh? Oo. Kasi, diba? Siguro, sir, pinalitan na. Kasi kung gagawin nilang second floor yon yung kahoy, hindi alam kung gaano pa katibay. So, magkukulaps talaga. So, yun ang mangyayari doon. Pag yung pinaginawa mong ganyan na commercial na establishment, meron, masasacrifice talaga yun, yung labahay mo. Diba merong ding ano yun, nakalagay na parang landmark? Landmark ba yun? Marker siya. Halos lahat ng nagkakahilera ng mga bahay doon, ng mga commercial establishment na ngayon, may mga commercial, may mga ano na, historical marker. Yung 7-Eleven, Dunkin' Donut. Dito kasi sir, and hindi mo nalang isama sir sa vlog mo. Dito kasi sir, kahit na-recognize ng mga na siguro hindi talaga sila nagka-interest dahil still intact pa yung mga gamit nila. Hindi sila nagka-interest na ibenta. Kasi before, kaya nga yung ibang bahay, hindi na siya open for museum kasi wala nang may isa-showcase ng mga lumang gamit. Dito, siguro dahil nasa
ganun naka marami yung pera nila kaya hindi na talaga for pride na lang yung bahay na to na dahil sa mga lolo, oo, dahil sa mga ninuno nila nanggaling yung pera nila. Pero yung nagmamahala ngayon dito, yung 82 years old din sa inyo? 84 years old. Na dito siya lumaki? Yes, sir. Sa bahay na to. Oo, kasi last na tumira sila, 1950s. Yung ilalim ng bahay, 1950s, nung sila yung tumira, umalis na sila ng 1950s, yung ilalim ng bahay, pinarentahan din before nila sa hardware. Kasi that time, hindi pa naman uso na gawin mong museum yung mga bahay mo unless i-business commercial, ika-commercial mo siya. So, they choose na parentahan yung ilalim, pinarentahan nila sa hardware. Eventually, after 10 years, yung hardware, nakabili dyan ng lupa sa harap. Si Gochanko? Gochanko, Gochanko is first na nag-rent dito. So, yung mga, yung may-ari ng Gochanko dito sa taas before tumira, pero halos lahat ng mga gamit, nilipat doon sa bahay ng daughter, binalik na nung naging museum na. Kaya, na-preserve. Pero ito ba, tingin mo, isa sa pinakamatandang preserve house dito sa ano? Yes, sir. Kasi tingin ko mas luma ito kasi sa Opilenya eh. Kasi Opilenya parang... Yung Opilenya, that is 1920s na. 1920s na, no? Ito, 1908. Oh. Yung pala ni Grand Sister, 1898. 1898. So, panahon siya nung nagkaroon ng independence ng Philippines. Yan. Master's bedroom, yung mga rooms before... kahit anong laki, they have no comfort room na naka-attach. Kasi usually, yung comfort room nasa labas talaga ng bahay. Kaya before, may mga arinola na lang, washpan area. Kasi dyan na lang ang pinamos. Dyan na lang yung magamit ng arinola. Eh, ano yun? Ako nating, the voice. Sorry. Saka open yung taas, ano? Yes, sir. Kalyado yung sikreto. Ganun, sir. Kahit na nagbubulungan kayo sa loob, yung echo, especially walang ingay na ganito. Pero ito ba may ano, pintuan? Baka sa makabukas lang? Oo, yung pintuan, sir, sa loob. Alam, basta. Pero yung mga, ano yan, yung mga wood carvings, nakapattern yan sa mga pambansang sa mga. Yan yung manunapis mo sa pagkita. Yung ipa, yung pamela, sa pagkita. Pansin ko mataas sa kisa na yun, no? High ceiling talaga, sir. Ginawang high ceiling kasi makakabagin talaga siya ng ventilation. Kasi hindi po sunlight. Kaya mga malalaki din yung bintana, yung pintuan. Malalaki yung bintana ko, no? Tsaka dyan, yan. Kung makikita nyo, sir, you have 3 layers of windows. Every layer of windows may purpose yan. Yung glass protection yan kapag umuulan. Kasi kahit yan yung ipoclose kapag umuulan, makakaprevent siya ng tubig. Pero at the same time, makakapasok pa din yung sunlight. Yung capuchin naman kapag masyadong mainit, makakaprevent siya ng too much sunlight. Yung lover, kahit yan lang yung ipoclose kapag gabi, makakapasok pa rin yung hangin for ventilation. Ganda ng dining table, no? Mukhang maraming parties na they've taga-adapt. Surely, sir. Kasi businessman, marami talaga bisita, kaya yung mga bahay din, yung mga dining area, yung mga separate na mga pyesa doon, kasi yun naman sa mga bata, yung sa dulo. Doon sa dulo. Ito pala nahihiwalay, ano? Yes, sir. 1, 2, 3, 4, pali apat na, ano? At lima? Lima. Ito. Ang dati sarado ito eh. Tapos paglabas mo, yan, overlooking na yung main road lang sila eh.
Pero nung kayang panahon nito, wala pa itong Baldivia, no? Meron na, sir. Yung Baldivia, ancestral house yan. Pero nung year kaya yan? Kasi kung 19... ano po sila? 1908. Ito dito 19... ano lang yan eh. Mga 1920s, 30s yun eh. Yung tingin ko. Kasi kung ganun, kung nangyari nun, ang view nila nito, magiging hindi ma-obstruct ng Baldivia, yung church. Pero tingin ko yung church, kasi tanda lang ng Baldivia rin yun eh. Kung nauna ito eh. Kasi 1898 kami ko eh. So wala pa yan, yung simbahan at saka to. Oo, oh, kasi alam ko yung church, ano to, nasa 1920s to eh. Oo. Oh. So ang ano nito, maluwag ito noon. Walang ano, walang halos makikita kundi yung mga kasing tanda na bahay na to. Yes sir, siguro hindi pa ganyan, hindi pa full cement. Oo. Siguro same lang din sa ganito sir, na may wood. Yung mga bahay. Yan yung ano sir, wooden flat iron nila before or yung plancha. Huh? Yung yes, yung mga malancha, yung tungtong. Tungtong yung para sa skateboard, binabalance mo yung bigat mo dyan sa taas para mag-flat yung tela. Kasi yan is only to flatten, hindi siya umiinit. Prensa ni paa yung tawag, prensa from the Latin word na yung is to press, paa dahil gamit siya ng paa. Meron din naman sa kamay, yung sa kamay prensa di mano. Pero nung may uling na, ito na yung first na plancha. Tawag naman dito is prensa di corona. Ginaganyan siya sa mga damit. Oo. Pagkatapos ito is palo-palo kapag maglalaba. Ito sa... sapatos? Ah, sa labas. Sapatos. Mga pinchen. Pinchen. Lata? Oo, oh, sir. Yung upuan na to is batipot. O parang meron, may nagawa pa ng ganito hanggang ngayon eh. Ito silya na ganito. Oo, pero sir, yung mga ganito, it's yung mga original kasi continuous yung work niya. Ano, hindi siya huli-hulay. Oo. Kung ikot-ikot. Ang kantanan, cookie molder. Ito pag yung sa bigas. Sir, dyan may measure. Ito sa cookies yata ito yes, eh. Sir. Okay, molder. St. Nicholas, ito is mga beer bottle, coffee beans, kampilan. Ito, meron ito lola ko nun. Wooden ice chest nila. At itinanong ko yan eh, yung saan nakuha ng yelo eh. Pag nung araw, saan nakuha ng yelo, lumutan ka. Oo, yung ice nila, ini-import nila from the US. Para may pang-preserve lang sila, sir, ng meats nila. Kasi yung ice na binibili nila, hindi ginagawang pangalo-halo or nilalagyan sa tubig, only to preserve lang talaga ng pagkain nila. Tsaka yung ice na yon nilaligyan nila ng asin para hindi siya madaling matunaw. Oh. Yan, from the Massachusetts before. Yung lutuan. Alam mo, may ganito kami sa bahay. Eh, ganyan kami. Eh, ganyan mismo. Tibod ganyan. Yung tawag dyan. Sa Cavite yun. Ba't parang yung parang ano? Tsaka may ganyan pa talaga, sir. Yung pang takip niya is wood. Ah. Eh, ganyan kami. Dami namin ganyan. Nalagyan ng asin nila. Asin? Yes, oo. Almeres. Pero noon ba, wala pa ano, yung mga kalan ng mga kanis sa Amerika? Siguro sir, meron na. Pero late, ano na yon. Dati, halos lahat, kahit yung ano, yan yung steamer nila, made it plain. Kasi yung mga kalan na from US, ano na siya, lata. Oh, lata. Yun nga. Diyan, tawag ng Mises Asotea, or yung water. Ngayon ako nakapunta rito. Dati isa sarado ito eh. Public market na ito. Ano nga? Public market ng sila. Pero nung ginawa itong pader ng palengke, sa palengke ba itong pader na ito?
Pero yung pundasyon nakadikit dun sa ano. Oo, nandinikit na kasi ano na yun, sir. Parang yung roof nila is nakagawa lang. Hindi siya dati pa na... Ah, pinatong lang? Oo, pinatong lang. Pero matibay mo yan pag pinatong lang? Kasi, sir, yung ilalim, yung pader, buhos talaga ng semento. Ah, okay. Yung sa taas, yung hollow blocks is additional lang. Mm. Pero yung sa ilalim... Pero itong yan, ano to, na pillar, doon nakapatong sa hollow blocks? Hmm. Pero kasi sir, may mga semento pa din doon sa labas. Ah, so, at saka parang may mga stall din yun, no? Yung mga panong tindahan. Na siguro, yung, so, naglagay din sila ng... Nalalagyan din ng reinforcement para di bumaksak. So, nagpaalam yun sa inyo bago niya ginawa yan, no? Nakakapanghinayang pag nasira yung mga ganito eh, kasi... Alam mo yung mga kabataan yun, hindi nila alam yung history. Yes, sir. Pagkatapos kasi ngayon, wala silang pakialam yun. Wala nang interest. Oo. Wala nang interest ngayon yung mga bata. Unless na lang kung may, ano, may field trip sa mga school. Alam lang nila, TikTok, yung computer, ano yun, cellphone. Cellphone. Kasi mga bata ngayon, nakaano na. Oo, dito mo talaga makikita yung ano, sir, yung mga... lumang gamit, lifestyle before ng mga lifestyle, tao. Lifestyle, yung paano mamuhay na paano na... Yun lang yung nakakatuwa. Kaya nga, pag yung nakita mo yung mga ganito klase, may nakikita ako dyan yung mga bahay na parang sira na, yung na, ano, nakakalungkot kasi pwede sana ng ano yung paano, tag noon, yung agapan pa. Oo. Kaya lang, malaking pera kasi magagastos. Ang problema kasi, ang gobyerno, parang sa salita lang nagsusuporta. Pero pagdating sa pera, sa yung gawa. Wala. Wala, no? Hindi nila, ano, katulad nung nangyari doon sa, ano, sa yung mga bahay doon sa Akusar. Oo. Sa Bataan. Oo. Sa Las Casas. Galing iba doon, galing north, iba't ibang bahay, pinagsama-sama na lang sa, ano. Sayang, sir, kasi walang choice yung mayari. Oo, wala. At saka nangyari noon, kaya napunta na lang doon yun, kasi yung mga bahay na yun, talagang nag-iba na yun, totally. Pinabayaan na, kaya kinuha nila, itinayo sa original na itsura nila doon sa lokasyon. Kasi akala ko, sir, yung mga ano, kapag bibili sila ng bahay, sisirain talaga piece by piece. Oh, piece by piece. Oo. Yung talaga gagawin nila ron. Pagkatapos nililipat. Oh, tapos maghahanap sila doon. Kasi minsan yung binibili nila ng bahay, may ano yun, yung sirang-sira na talaga yun. Ngayon, ang gagawin nila, maghahanap sila ng historical picture, yung mga picture. Oo. Titignan nila kung na itsura ng original. Pagkatapos, susundin pag na nila. Pag nag-iba, diba, visually, gibang-giba na, pag nabilay, susundin na lang nila yun. Kapag meron, tapos yung mga natitira mga bato, yung mga kahoy, sasagapin nila yun. Kaya pag kulang, gagawa nila sila ng ano, panggamit na sa ano. Kaya, in a way, maganda rin yun. Kaya lang, meron din may nagbumabati ko sa kanila kasi para bang binibili nila yung history. Kasi tinatanggalin mo yung ano sa nakatuhod, nakatirik yung bahay, diba? Yun. Pero mas maganda na siguro yun kaysa sa di ba, masira lang, di ba? Masira na lang din. Oo. Kasi ayaw naman ng gobyerno na paayos, di ba? Marami talaga, pati yung mga ano ron, yung galing sa Binondo, sa Quiapo na mga bahay. Yung sa Cavite naman, wala kang makikita doon ng mga ganun marami. Kasi marapit sa Manila. Dahil di ba nung World War II, Manila, yan ang pangalawa o pinaka, isa sa pinaka sirang-sirang ano nung na-damage. So wala talaga natira ron. Ang natira lang doon siguro yung Aguinaldo Shrine at saka yung ibang malilit na bahay. Amen. May mga nasirang mga simbahan din doon eh. Dito, buti na lang, hindi gaano. Kasi malayo naman sa... malayo ano. Naman, sir. Ang mga nag-ano yata rito, yung mga Hapon naman eh. Oo. Yan ang problema noon, ano? Tulad nun doon sa ano yun, sa Bacolod yung ruins. Mm-hmm. Doon naman, choose talaga ng may-ari sunugin yung bahay sunugin niya. Pero at least ngayon. Ang pinipira pa yung kakatirahan nila. Malaki talaga yung isa. Di na lang nag-anong i-renovate kasi ruins nga. Ruins na lang. Wala ka na may papaayos. Oo, yun nga. Pero itong punon to, ito ba halos... Puno na yan, sir. Almost 100 years old na. Bita yung tawag dyan. Tsaka yung sa kapila... Yung puno na to, bita. Kala ko mangga. No, sir. Bita. Bita? Nung nabumunga ba yan? Hindi siya, sir, bumubunga. Pero yung wood niya, yung ginagawang bakya. Pero yung bakya palambos lang. Hindi matigas. Kasi hindi naman matigas yung kahoy. Ang laki, no? Hindi pa kayo natakot na bumaksak yan? Ah! Misan, matakot.
Pero tingin ko diba, hindi kayo babaksak yan kasi yung hangin yan, natatago itong, natatabunan ng, tsaka nito, mabuti nga mo nagkaroon ito eh, kasi tabunan siya. Laki, no? Pero ito, bulak yata ito eh. No, sir, same lang ay, din. Ay, yun din? Oo. Ito na yung anak nito? Oo, siguro. Ah, alam ko bulak. Ito, may tumutubo sa katabi niya. Mm-hmm. May tumubo sa katabi niya siguro. Kung magpupunta ka doon sa Aguinaldo Shrine, maganda rin yung shrine mall na yung shrine na yun eh, kasi preserved talaga yun. Ang mga ninuno nila ngayon, may mga lahing Pranses, mga Poblete. Yung mga Poblete kasi ang nanay nila, Vietnamese na mestiza. Na mestizang French. Kaya yung mga yun ang mga mayor, yun ang naging mayor ng Kawit, mga Poblete. Ito sa palok to eh, no? Yes, sir. Oo. Tumong tanda na sa palok, ano? Sa palok, ano? Sa kailan mo mga babaya? Yes, sir, oo. Kasi yan hanggang ngayon. Kasi lang hindi niya ngayon, ano, parang yung season, hindi. Pero yan, nakikita natin. Maria Cap. Yung Maria Cap na pa. Ito yung hinahanap ko eh. Kasi magagawa ako sa'yo ng paluka. Kasi hindi uso rito nagditinda ng dahon eh, no? Batuan. Ayoko ng batuan kasi... Hindi mo mas ano yung batuan. Hindi ako... Ako ng gate nyo. Kasi, yan, may bunga. Oo. Kasi sinapalukan talaga. Yan, Tagalog talaga. Mm-hmm. Yan ang religious niya, yung mga fresh na talbos ng ano. Tsaka bulaklak. Oo. Yan, dahil bunga, oh. Sila, may bunga. Ito ang mga kategori. Okay. Saan na tala? Diyan, sir, sa kami. Ah, ito? Ah, okay. Oh, dapat talaga may caretaker kasi baka mamaya pasukin eh. No? Oh, or hindi ko, sir, maano kasi kapag mga kahoy, may mga short circuit kapag gabi. Kahoy, oo. Baka mamaya masunog. Oo. Kasi dito, sir, kapag mga nanakaw lang naman, parang wala. Ayun. Kasi... Oh, wala naman mga appliances dito. Oo, oh, walang mga ganon. Kasi kapag nanakawin na lang yung plancha, yung press. Kapag nanakawin mo, sir, mataas yung gate. So, sasayang lang nila. Pukuhanin lang nila yung, yung plancha, di pa? Pero hindi yun, sir, may iwasan yung ibang curious kung ano yung makukuha dito. So, kasi syempre, antigo eh. Yun iniisip nila eh. Maraming ang dapat ano. Dapat para may nakabantay. Oo, oh, dapat talaga may nakabantay. Tsaka baka ma, ano nila, yung sirain. Oo. Yun ang ano nun eh. Mga kabataan pa naman ngayon, yung mga tripper. Ayan, anak nila yan. Alam mo, meron lola ko ganito sa liktong Cavite. Gantong-ganto tsura. Oo, oh, gantong-ganto. Sana. Pero dito ba, hindi niyo pa nababago yung mga ano? Ah, hindi pa, sir. Wala pa kayo nababago? Wala. Yung ano na, sir? Ito, medyo ano na. Oo. Yung bubong. Ay, bubong. Yung bubong na kalawa. Ang laki ng ano nyo, lutoan, no? Yan ba talaga ginagamit nyo lang? Huwag nag-ginan ito ang talaga ng araw yun. Pero gawa sa bakal, diba? At saka, may isda ba yan? Oo, oh, meron. O kasi pag hindi ko nag-in isda yan, ano yan, kakaroon na makikipiti. Oo. Laki, no? Pero ito, pwede rin itong gawin. Pero nung araw, wala pa ito, no? Meron na dito, sir. Saan nung napasok dito? Yung, siguro nung, ano din, mga tao, oh. Or yung, ah, siguro yung mga ano, yung mga, pag may mga meeting yung mga trabahador. Tsaka dito nag meeting. Dyan. May isang pang gate dyan dati, yung original. Ah, ito nga, oh. Yung maliit. Kasi yung sa likod, bago na, na pinagawa. Ah, mas maliit kasi ito, no? Dati ito, nung bagong pintura to natin, nung ano, ginawang pink. Pagkatapos nyo dito, sir, saan na yung susunod na pupuntahan nyo?
Kaya tayo. Thank you.